What's up mga peeps? We are back dito sa ating channel. This time mga peeps, pakita ko sa inyo yung details or yung kinabit nating sliding screen dito sa sliding door. Ayan, bali yung ginamit nating materials dito mga peeps is traditional na profile or traditional series. Pero bago tayo mag-proceed, pa-subscribe naman po ng ating channel. At paki-like and share na rin ang ating video at huwag kalimutang i-ring ang bell para always updated ka sa mga future upload natin kagaya nito. So, tara mga peeps. Pakita ko sa inyo yung ating kinabit na sliding door screen. So, tara. Let's do this. So, yan po yung hitsura niya mga peeps dito sa loob na bahagi ng bahay. So, bali yung ginamit nating frame ng ating screen. SF101102. Ayan. So, bali yung babang bahagi nito mga peeps. Naka-fortified po siya. So, reveal ko sa inyo yung pamamaraan natin. Actually, first time kong mag-try ng ganitong option. And then, yung ginamit kong ruler is yung ESW na ruler para sa window. Yung maliit. So, tatanggalin natin ito mga peeps. Pakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. Wait lang. Ayan. Against the light siya. So, ito yung ating naging option mga peeps. Like I said, this is my first time na gawin ito. Dahil nga po kung maglalagay tayo ng SD bottom rail, so possible mahihirapan tayong magkabit sa screen or ng screen ng ating sliding door screen. So, yung ginamit or yung ginawa ko is naglagay ako ng parang angular na magsisilbing stopper niya na hindi siya mapo-fold yung ating ruler. And then naglagay tayo ng huling dito sa kabila para mas ayan. So naglagay tayo ng huling mga peeps. Ayan. We put a hole para sa adjusting ng ating ruler. Ayan. And then this rivets, bali ito yung kumakapit or nag-hold ng ating roller para stable yung pagkakalagay niya dahil nga po yung butas is almost 316, so 316 yung ginamit natin na rivets. And then yung hauling niya is ayan mga peeps, medyo ugly lang po yung pagkaka-hauling, but as long as functional naman po at saka hindi naman po siya kita dahil nga po nasa ilalim siya na bahagi ng ating screen. And then, pakita ko sa inyo yung ginamit nating hamba. Bali, nag-customize tayo dito ng materials mga peeps sa kanyang perimeter frame. Dahil nga po, kung gagamit tayo ng single head and seal and single jam, possible kasi na malaki yung space niya dito mga peeps. Ayan. As you can see, na-minimize natin yung space. And then, yung gap niya is just enough dito sa ating ginamit na materials na SF101102. Excuse me po. Ayan. Yung process natin kung paano natin kinabit itong 3/4x1 is we just use a silicone para idikit po. Dahil nga po, pag-screw, hindi po siya matibay and then hindi niya may strengthen lahat. So, unlike sa silicone, ayan, kahit hindi siya gaano kakapal, matibay na siya mga peeps. So, bali yung kulang na lang ng ating kinabit na sliding screen door, flash lock na lang po. Bali, bubutasan na lang natin ito later. Ayan. So, kung napapansin niyo po, sobrang smooth niya. And then yung gap dito sa gilid
hindi siya gaano kalaki. Unlike po kung gagamit tayo ng SD na head, single head, single jam, and then single seal. Ang nga pala yung ginamit nating seal is SD screen seal. Dahil kung SD single seal yung gagamitin natin, masyadong makapal siya. Or malapad rather. So this time, ito yung ating ginamit na option. So I find it very effective naman po yan. Hindi po kalakihan yung gap. And then, kung mapapansin nyo, sobrang smooth nito. So this is a lot better sa Wise 221 na screen dahil sobrang light po nung Wise 221 at saka hindi siya gaano ka-durable. So yan na muna ngayon mga peeps, sana may nakuha kayong konting idea related dito sa ating kinabit na sliding door screen. So abangan nyo po, reveal ko po sa inyo yung kontrata natin dito. Ayan, marami siyang opening. Bali, binigay ko po ng mura sa architect dahil nga po regular customer natin siya. At the same time, medyo may kamalian lang sa ating quotation. But that's okay. Bawi na lang tayo next time. So yan po yung hitsura niya from here mga peeps. Nga pala, with expanded wire po yung ating screen. So yan na muna ngayon. Sana subscribe nyo yung ating channel at huwag kalitaan i-like and share ang ating video at pindutin na rin ang notification bell para always updated ka sa mga future upload natin kagaya nito. So this is Ben Fong's Work. See you again next time. Bye bye.